Disclaimer guys, ang content ng video na to ay nakabase sa experience ko sa pagkuha ng mayor's clearance dito sa Taguig ng July 6, 2021. So guys, kapag kukuha ka ng mayor's clearance, sa totoo lang, medyo malabo para sa akin, no? Kung kailangan ba talaga magpa-appointment or hindi. Bakit? Kasi nagpa-appointment nga ako sa July 6, pero nung pagpunta ko naman dun sa Taguig City Hall, ay wala namang humingi sa akin ng confirmation ng appointment or anything. And dun nag-apply ako ng appointment online sa appointment.taguig.info. Ay wala naman akong na-receive na kahit anong confirmation or email or text man lang na na-book yung aking appointment. So, just to be safe guys, ang gawin na lang ninyo ay tanungin ang iyong munisipyo kung pwede ba talaga mag-walk-in or merong appointment. Ngayon, dito sa Taguig, merong kasing mga nagsasabi na kailangan mag-appointment. Tapos nung tumawag naman ako sa munisipyo, may isang empleyado na nagsabi sa akin na, "Ma'am, may mga nag-walk-in naman po dito, so pwede naman po kahit walang appointment." Pero, siyempre ako ay isang siguristang tao. Ang ginawa ko ay, nag-set pa rin ako ng appointment sa appointment.taguig.info. And guys, reminder lang, kapag mag-set kayo ng appointment, ay, ito yung sa experience ko, walang masisend sa inyo na confirmation na meron na kayong appointment. Pero ang pinaka-importante dito sa pag-set ninyo ng appointment online ay makikita ninyo yung mga magiging requirements and kung fully book na or wala na mga appointment na available. In short, ibig sabihin nun, masyadong madami yung capacity ng City Hall para sa kukunin mo na requirements ay na-reach na yung limit. So, unang-una guys, no, mag-appointment pa rin tayo kahit na pwedeng mag-walk-in. So, punta ka lang sa website ng Taguig, appointment.taguig.info. Tapos, i-press mo City Hall or kung saan ka man kukuha. Then, ito ay para sa mayor's clearance. So, ang kukunin mo ay Business Permits and Licensing Office. Yan ang i-click mo. Then, click mo mayor's clearance. Ngayon, kung hindi mo alam kung anong mga magiging requirements mo, ang maganda dito ay nakasaad na dito sa website na to kung ano ang mga kakailanganin mo. And kagaya nga ng sabi ko, mas maganda na nasigurado ka na meron kang appointment kaysa mag-walk-in ka. Pero just in case lang din, kung kailangan mo talaga na agad yung mga requirements mo, tumawag na lang kayo sa munisipyo at iklaro ninyo kung okay lang ba talaga mag-walk-in. So, dito nakalagay, ang mga kailangan mo ay cedula. Ang cedula po ay pwede nyo rin makuha sa City Hall o kaya sa inyong mga barangay. Sa barangay, ang presyo ng cedula ay 119. Ang cedula sa City Hall ay nagpipresyo 119 pesos at sobrang bilis ko lang itong nakuha sa Taguig City Hall. Tapos, barangay clearance naman, yan ay makukuha ninyo sa inyong mga barangay offices. Pumunta lang kayo doon, tapos pwede naman mag-walk-in. Na-experience ko ay walk-in lang ako, wala akong appointment. At nakuha ko rin naman agad ng aking barangay clearance. Naghintay lang mga, siguro mga isang oras. Tapos, police clearance naman. Sa akin, ito guys, kailangan nyo palang mag-online appointment talaga dito sa Taguig Police Clearance. Bakit? Kasi online mo din babayaran ang iyong pag-process ng iyong National Police Clearance, yung kinuha kay National Police Clearance. Tapos, kapag kukuha na kayo ng Police Clearance, kailangan nyo talaga ng appointment and titignan nila bago nila i-process kung nabayaran mo na nga ba, which is bibigyan kayo ng official receipt. So, meron akong ginawang video tungkol sa pagkuha ng National Police Clearance. Tignan nyo na lang sa description box below guys para maging well-informed din kayo. Tapos, ayan, Mayor's Clearance Official Receipt. Ito naman ay makukuha mo to kapag once na magsasabi na kayo sa Taguig or sa City Hall ninyo, nakukuha kayo ng Mayor's Clearance. Bibigyan lang kayo ng maliit na form, tapos lalagay mo lang doon yung information mo, tapos magbayad ka ng 50 pesos. Tapos yung binigay sa'yo na resibo na yun, yun yung Mayor's Clearance Official Receipt. So ito pala guys, no, after mo makuha lahat ng mga documents na ito, ay kailangan mo itong i-photocopy. Kaya, ganito. Sa City Hall ng Taguig, buti na lamang, ay meron silang photocopier sa loob ng police station nila. So kapag ganun, magsabi ko lang, ay magpapa-photocopy
po ako. Kaya mag-diretso ka na lang, diretso ka, tapos nandun yung mga photocopier. Tapos, 2 pesos per page yun. So, pa-photocopy mo lang yun. Yun nga pala guys, para dito sa mga requirements na nakalagay para sa mayor's clearance, meron akong mga videos na detalyado. Ilalagay ko na lang sa description box below kung paano makuha itong mga sub-requirements na mga ito. So, pagpunta po ninyo sa City Hall, no, ang unang mangyayari ay ipapapunta kayo sa parang tent na may screening section. Ngayon, ang hindi ko ma-confirm ay kung doon ba nila tinitignan kung meron ka nga bang appointment or para lang siya for sa health declaration form, no? Kasi nung pagpunta ka doon, merong mga taong nasa computer, tapos bibigay mo yung ID mo, tapos may parang i-check yata sila sa system. So, kaya sinasabi ko sa inyo, kahit na wala kayong ma-receive na confirmation after nyo mag-book online, that's okay. Kasi ako, nag-book ako ng appointment online sa appointment.tagig.info, pero wala akong na-receive na confirmation, pero pagpunta ko doon, naging smooth yung transaction ko. As long as siguro na meron kayong appointment talaga. Pero, yun nga, wala kayong ma-receive na confirmation. Yun yung nangyari sa akin. Pero naging okay pa rin, nakapag-transact pa rin. Pagkatapos nun guys, ay kapag nabigay mo na yung ID mo, tapos na-check nila, hindi ko alam kung ano talaga yung chinek nila dun. Yung gagawin mo ay bibigyan ka nila ng sticker. Tapos yung sticker na yun, ilalagay mo lang sa damit mo, kaya sa bag mo, para makita nila na napuntahan mo na yung process na yun, yung pagpunta sa tent na yun, sa screening, ganyan-ganyan. Tapos kapag makuha kayo ng mayor's clearance, yun ay nasa second floor. Pwede ka mag-elevator or pwede ka rin maghagdan. Para sa akin, maghagdan na lang kayo kasi minsan ang haba ng pila sa elevator. Tapos may kita mo, ang konti lang naman pala ng hagdan na biyayapakan mo. So, to save time, maghagdan na lang kayo. Kasi kapag sa pag-process din ng mga ganito, ano to eh, depende din sa pagpila ng mga papel mo. So, kapag mas nauna ka sa pagpasa ng mga requirements mo, syempre, ikaw yung unang pa-process, tapos tatawagin, tapos unang makaka-uwi, di ba? So, ayun, meron na akong cedula, meron na rin ako barangay clearance, tapos national police clearance, tapos yung mayor's clearance official receipt. O nga pala guys, no, ganito, hindi nyo makukuha agad yung mayor's clearance official receipt. Bakit? Kapag kunyari kukuha na kayo ng mayor's clearance, punta muna kayo sa second floor. Kunyari meron na kayong cedula, barangay clearance, nagig police clearance, tapos na photocopy nyo na yun, punta kayo sa second floor. Kunan niyo yung form na maliit, tapos lalagay mo lang details mo doon. After nyan, sasabihin sa'yo, bayaran, sa Taguig City Hall to ah, bayaran ninyo yung fee para doon sa mayor's clearance. Para sa naalala ko, 50 pesos yata yun yung fee para sa mayor's clearance. Oo nga, tama. 50 pesos yung fee yung para sa mayor's clearance. So, yung slip na maliit na yun, babayaran mo yun. Bababa ka, galing ka sa second floor sa pagkuha ng mayor's clearance. Bababa ka, nalabas ka ulit sa City Hall ng Taguig. Tapos, meron dong parang window 1 yata yun. Tapos, ibibigay mo yun. Tapos, ibabayad mo yung 50 pesos mo. Tapos, hintayin mo na ibigay sa yung resibo mo. Tapos, once na binigay na sa yung resibo mo, ang gawin mo ay ipa-photocopy mo yung resibo na yun. Kasi kahit yung resibo na yun, ay kailangan mo din i-photocopy kagaya ng mga iba mong requirements. Pagkatapos mo i-photocopy yun, check mo kung kompleto na nga talaga at tama yung mga information sa lahat ng requirements mo. Kasi pasa mo na. Ipapasa mo na dun sa window kung saan ka kukuha ng mayor's clearance. Ngayon guys, ngayon ito ang napansin ko sa City Hall. Kapag ikaw, sinabihan ka na, pumila ka ganyan, doon, ganyan, may tendency baka mamaya mawala ka. Marami naman silang mga empleyado, tapos ang babait pa nila. So, every time na hindi mo alam kung anong gagawin mo, magtanong ka. Bakit? Kasi, kalimitan, kunyari may pila, pag sinabi, ay, pumila ka doon, ganyan. Pag ikaw pumila ka sa mali, pipila ka na naman ulit sa iba na kailangan mo talagang pilahan. Kasi yun yung nangyari sa akin sa ano no, sa ano tawag diyan, nung sinabi sa akin na magbayad ako para dun sa maliit na slip para sa mayor's clearance. Sa labas may dalawang pila. Ay, sa labas merong pilang mahaba, isa lang pala yung pila. Tapos yung pila na yon, kung ikaw hindi ka magtatanong, iisipin mo, yun yung pila para sa pagkuha ng resibo o pagbayad.
So, ang ginawa ko, sinabi, tinanong ko yung mga tao doon, ito po ba yung pila para sa pagbayad ng ganito? Tapos sinabi, ay hindi po, doon po yun. Tapos, yung sinasabi nilang window na kung saan ako magbabayad, wala palang pila. So, baka isipin mo o magkamali ka na, porkit may maraming taong pumipila dito, baka ito na nga yung tamang pila, no? So, every time na in doubt ka, hindi ka sigurado, magtanong ka lagi. Kasi, mahirap na na magsayang ka ng oras na pipila ka sa hindi naman mo dapat pilahan. So, after nun, makuha yung receipt, pinasa ko na lahat ng documents ko. Tapos, sinabi sa akin pa nga doon na, kasi, lahat ng mga documents ko na yun, yung mayor's clearance, police clearance, ganyan-ganyan. Para yun sa permit to marry sa military. Tapos, may isang empleyado doon. Sinabi sa akin, para ka rin ma'am na magsusundalo, no? Kasi yung mga requirements mo, para kang papasok sa pagsiservisyo. Tapos, natawa ko. Oh, ganun nga. Ang hassle, guys. Pero, mabuti na lamang na halos lahat ng mga requirements ko para sa permit to marry ay sa isang araw lang, halos lahat natapos ko na. Yung hindi lang talaga is yung NBI. So guys, ito, pag kukuha kayo ng mga requirements ninyo, ensure ninyo na mag-background research kayo, mag-YouTube kayo, mag-Google kayo, tapos tumawag din kayo sa mga respective offices, magtanong kayo sa mga kaibigan ninyo na nakapag-experience na. Bakit? Kasi kailangan mo maging up-to-date. Kasi mahirap na kunyari sa police station, pupunta ka doon na wala ka palang appointment. Baka mamaya hindi ka nila makater or di masayang yung kunyari, nag-leave ka pala sa work para sa police clearance mo. O di, wala, hindi ka makakuha din ng mayor's clearance mo kasi hindi ka nakuha ng police clearance mo dahil di ka nagpa-appointment, di ka nakapagbayad online. So, ayun guys, do your background research, due diligence na rin para maging smooth flowing yung iyong mga pag-process, kagaya sa akin na alam mo, sa isang araw, ang dami kong kinailangan tapos ginawa. Kumuha ako ng cedula, barangay clearance, police clearance, mayor's clearance, prosecutor's clearance, regional trial court clearance. Lahat yun, nagawa ko lang sa isang araw dahil kasi thoroughly research, tapos nagtatanong ako sa bawat agencies na mga tamang process, ano yung updated na process nila, at kung ano yung mga requirements na. So, yung nangyayari na lang is, nandun ako maghihintay, tapos ipapasa ko yung mga papeles ko. Ang hirap kasi na kunyari, pumunta ka sa isang agency, tapos pipila ka na ang tagal-tagal, pagdating mo doon, may kulang pala sa iyong mga requirements. So, yun guys, that is it for this video. Sana may natutunan kayo. And panoodin niyo yung mga other videos ko para sa mga sub requirements dito, no, sa pagkuha ng mayor's clearance. And kung may katanungan kayo, mag-comment lang kayo down below sa aking video and I will answer your questions if alam ko yung sagot. So thank you guys for watching and don't forget to comment, like, and subscribe to my channel. Bye.